Magandang araw mga kaibigan. Sa araw na ito, masilan po ang ating video. Paunawa sa lahat, gabay ang kailangan natin dito. Familiar sa akin, bata pa ako, naririnig ko na ang salitang pagpag. Nakikita sa mga palabas ng telebisyon, ito yung mga pagkaing tira-tira na iniipon ng ating mga kapatid na nakatira dito sa tundo at kanilang pinapakinabangan sa panibagong pagluluto. Sa araw nito, habang nandito ako ay na-curious ako kung kaya't inalam ko ang sitwasyon kung mayroon pa nga ba tayong mga kaibigan at kapatid na tumatangkilik ng pagpag. At ikinagulat ko, malakas ang kanilang loob na ibinabalita na dito sa lugar na ito, patuloy pa rin tinatangkilik ang pagkain nito. Dito, tatakbo ang ating kwento sa araw na ito. Mga kaibigan, sa muling pagkakataon ay tayo po naman ay nandito ulit sa Balut, Tondo, Maynila. Ito na po yung araw ng distribution ng 200 na bigas para sa mga pamilya rito. At syempre, mapalad tayo kasi meron tayong mga makikwento at ika nga ay mapagtatanungan ano nga ba yung pinanggalingan, bakit nga ba naging balut o ano nga ba talaga yung tunay na pangalan nito noon pa man para naman sa ating mga manunood. Okay, so si Nanay, anong pangalan, Nay? Clarita po. Si Nanay Clarita, kasama din natin si Angelita Gapon. Ay, usok lang kayo dito na, hindi kayo nakikita sa camera. Angelita Gapon. Oh. Ano ho ang ano talaga yung pangalan nito nung unang panahon or Barrio Magdaragat? Concept, kung tawagin siya, concept. Barrio Magdaragat Barrio. Concept. Bakit siya tinawag na ganoon? Eh nakikita na po namin sa mga nauna. Saka palibot siya ng dagat talaga. Parang nakalutang lang siya. Parang palibot siya ng dagat, nakalutang. Paano siya naging balut? Balut, Tondo? Ano na yun eh. Kumbaga sa nauna. Pero sakot talaga kami ng balut. Ah, ng balut. Opo. Ah, okay. Ah, ibig sabihin, malawak itong balut, pero ito, Barrio Magdaragat. Opo, Barrio Magdaragat. Pero ito ba yung tinatawag? Kasi nagkakaproblema yung mga tao. Ito ba yung tinatawag na Smoky Mountain? Ayun. Nung dumating po yung mga Amerikano rito. Oo, ay, mahabang story yun. Kasi umuusok yan eh. Oo. Tinawag nilang Smoky Mountain. Nalaman natin na kaya pa na ito tinawag na Smoky Mountain dahil sa mga Amerikano. Nakita nila ang bundok ng basura na umuusok. At dito, nagmula ang pangalang Smoky Mountain. Bahay na yan, inuupahan, paano po yan? Sa aming mga talagang mga taga rito, parang ano, nagbabayad kami buwan-buwan, pero ang usapan doon, pag natapos yung 25 years, amin na. Ah, okay. So, kaya mayroon ng mga nakatira. Okay. So, at least mga kaibigan, mayroon tayong nasanggap na kwento, no? Maganda yung talagang umaga ka pa, no? To nasa kalsada ka na. Ito naman po si Nanay. Nanay Angelita. Si Nanay Angelita. Alam mo, Nanay Angelita, tulad na sinabi ko sa iyo kanina, bata pa ako, naririnig ko na yung kwento patungkol sa pagpag. Diba? Hindi naman natin minamaliit yung mga taong naririto at yung mga gumagawa ng ganyang pagpapakpak. Pero gusto lang natin idokumento para mas makita at ma-picture out nila ano nga ba yung talagang tunay na kalagayan ng mga residente dito. Kasi si Nanay, nabanggit mo kanina, nagpapakpak ka dati. Opo, nangunga po kami sa labas, sa Quiapo. Sa Quiapo? Opo, doon po ako nagpipili. Ah, pero dito sa ano yung ganyang tinatapon ng basura, walang pagpag yan? Wala po dyan. Ah, ibig sabihin, ang pagpapakpak ninyo, labas sa area na ito? Opo, hindi po dito. O yung maliwanag yan mga kaibigan ha, kasi akala nila yung pagpapagpag, eh, dito mismo sa lugar na ito. Okay, ngayon, yung pong mga pagpag na yan, ano ba yung binibenta? Pinagkakakitaan nyo ba? Pag marami po, binibenta namin dahil kung malinis naman po. Opo. Kasi yung iba naman na nanggagaling na pagpag na yun, nanggagaling naman po sa canteen, binibigay sa amin. Ah, so yung inokulita talaga, okay. Pero po yung iba pinipilian namin, iba na po yun. Basura po sa galing. So, magkakaroon lang ng misinterpretation kasi akala ng iba, base doon sa mga nakikita at naririnig ko, ano po, doon po sa usaping pagpapagpag, akala nila, yung doon mismo sa site ng basura.
So ito magandang dokumento, at least mga ibigin na ipadokumento natin na hindi naman yung pagpapakpak, hindi yung doon mismo na basura na, naghalo na sa basura, pipiliin. Basura po yun. Oo, basura. Pero ano hindi po yung doon sa site. Hindi pa po. Oo, yung hindi pa hinahalo at hindi pa sinasakay sa truck. So mula mismo, ibig sabihin, nasa loob pa po yun. Doon sa source. Oo, mula doon sa source, kung saan na ang basura nang galing, sa kanyo pagpipilihan. Ayun, magandang ano yan, paliwanag na yan. At alis. So, paano yun? Niluluto ulit, nire-recycle? Opo, inuhugasan, binabal niya, tapos saka po ulit luluto. Matanong ko lang po kayo na eh, dito sa lugar ninyo, ilan pa po sa kasalukuyan ang mga taong nagtatangkilik ng pagpagpagpag? Eh madami po dahil pagkain po nang mahirap. Nalaman natin na marami talaga ang tumatangkilik ng pagkain pagpag sa tundo sapagkat ito, ika nga sabi nila, pagkain ng mga mahihirap. Ano po ang mensahe ninyo sa mga manonood? Yung mga nanonood na nagbibigay ng maling impormasyon patungkol doon sa pagpapakpak. Kung sa akin, kumikita kami doon na yun lang talagang kinabubuhay namin. Ewan ko na lang kung ano yung madadaman nila sa amin, kung mahaawa sila, kung padidirihan nila kami, basta't kami, yun ang kinabubuhay namin. So, kumbaga yun yung pamamaraan na makakain din kayo at least ibang panlasa maliban sa normal na kinakain like noodles. So kumbaga yung pagpag, kakaibang official din. Eh tulad namin, mga wala na kami asawa, kami na lang dumidiskarte sa buhay namin. Sa buhay. Isa din sa nakilala ko ay si Tatay Joseph. Mismong may bitbit siyang pagpag nang magkita kami. Kaya tinanong ko na rin siya. Ito yung pagpag. So ngayon, anong gagawin niyo? Lulutuin ulit yan? Hugasan muna. Hugasan? Oo, bago lutuin. Ilan po pamilya niyo, Chef Joseph? Lima. Sama yung asawa ko. Sa ganitong bilang ng pamilya, likas talaga na sa pagpag umaasa. Malaking tulong na pantawid sa pang-araw-araw ang pagpag maliban sa mura o minsan nahihingi pa. Malaking partner na rin, panlasa sa isang kanin. Kano po nabibili? Ito sir, iningi ko lang ito eh. Oo. Yung mga may nagtitinda dyan, 20, 40. So lulutuin yan ulit? Oo, lulutuin. So mga kaibigan, ito po Sir Joseph, isang typical na nakatira dito sa... Ano ba itong lugar ninyo, sir? Marala po. Marala. Oo, sa Marala. At sa ngayon, na-timingan natin no, na may bit-bit siyang pagpag. Mga kaibigan, hindi po natin layunin na ipalabas ang kanyang video. Sir, ipapalabas ko po sa YouTube. Oh, okay. Hindi po natin layunin ipalabas ang kanyang video para po maliitin natin ang mga taong ito. Pwede ipakita natin na sa ganitong pagkakataon, may pamamaraan sila para mag-survive. Yun lang yung tanging ano. So, Sister Joseph, isa ka sa mapalad na makakatanggap ng bigas, ano? Sa November 24 sa Cabo Sport. Ano po masasabi mo? Maraming salamat po. Kakatulong din ano po. Mga kaibigan, kasama natin yun si Ate. So, ano tawag diyan, Ate? Pagpag. Yung pagpag. Ito ba yung pinaka number one na pagkain dito sa inyo? Ilang taon ka nang kumbaga tumatangkilik sa pagpag? Matagal na. Matagal na sige. Matagal na rin. Na. So magkano ang budget mo diyan sa pagpag mo? Ito. Ang lalaki no, titipatin niya. Kukita mo na. 20 ang isa. 20 ang isa. Oo nga naman. Ito. 30 pesos. So ang pinakamasarap yung preto. Parang ganoon. Nakita natin ang sitwasyon kung saan ang pagpag ay talagang tipikal na pangtawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Tila mas masarap sa kanila kung ito ay piniprito. Ika nga, nag-aan yung bagong ulam, bagong pagkain. May nakilala akong lola, pero itago lang natin ang kanyang mukha sapagkat ayaw ayan, niyang... Mga kapatid, itago lang natin si nanay, pero tatanungin ko lang, magkano bili mo niyan? 50 po. 50? Lahat. So madami nga naman no, kung ano to, luto na yan or lulutuin pa? Lulutuin pa. Lulutuin nyo pa. So ilan naman kayo na kumakain yan sa pamilya nyo? Ay, bali tatlong pamilya yan. Ilang bilang ng tatlong pamilya? Kasi po yung
sa taas, kami mag-asawa, dalawa yun sa taas, pito. Pito. O, tapos dito sa baba, lima. So, isang ano lang, isang kainan lang, or may matitira pa siya? Isang anuhan lang, o. Kasi pag may natitira naman, yung mga ano minsan tambay, binibigyan. Matagal na kayong kumakain ng pakpak? O matagal, na? Matagal na. Buho pa itong baryo kumakain na kami. At least, andyan pa rin naman ngayon, diba? Kasi, kaya po natin pinapakita ito, mga kaibigan, at yung komento, para makatanggal yung maling konsepto. Misconception ng pagpag. Anyway, dito po talaga sa Balutondo, ang dami po talagang tumatangkilig sa ganitong pagpag. No? Ito number one na pagkain. So, salamat, Nay. Ha? Si Nanay, na tinago lang natin ang pangalan kasi hindi pwedeng ipakita. Thank you. Inyo po nakita, mga kapatid, mga kaibigan, ang mga taong tunay ngang tumatangkilik sa ganitong klaseng pagkain. Sa larangan ng kahirapan, maitawid lang yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pamamagitan ng kakaibang panlasa ng pagkain, tila nagiging madali sa kanila sapagkat mura. Pagpag, naway huwag nating husgahan ang mga taong katulad nila sapagkat sila'y nagsusumikap lang na maitawid ang kanilang pang-araw-araw. Ako po si Taong Gala. Comment down below para po naman malaman ko rin ang inyong mga opinion at komento patungkol po sa bidyong ito. At kung inyo pong nagustuhan ang bidyong ito, sana po ay like and share. Paunawa uli sa lahat ng ating mga nakapanood, hindi po natin hangad na maliitin ang mga taong ating nakausap. Sila po ay matapang na humarap upang taas noong ipakilala sa kanila na ito sila, na ito ang kanilang buhay. Sa pagpag, sila'y tumatawid sa pang-araw-araw. Maraming maraming salamat po sa grupo nila Maricris na talagang sumama sa amin sa pag-iikot, at ganoon din po sa ating mga kababayan na nakausap, sa mga taong nagtiwala upang ilhad ang kwento. Sa lahat ng mga taong ating nakausap at nakasalamuha, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, ako po si Taong Gala. At sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong hatid sa araw na ito. Maraming maraming salamat sa mga taong sumusuporta ng ating channel, katulad nila Raul Saprol Channel, Kapangarap Vlog, Samuel Rojiro, Swiss Pandi, Joselito Masibak, De La Torre Vlog, The Sestive Siblings, Malditang Pasaway, Normindap De Leon, Roberto Rodriguez, Jude Reyes, Biki TV, Juan Channel, Ronaldo Serafin TV, Walber Machua, Clarita Di Mayuga, Triple A Motoblog, Unica Incheltin, Grizel W, Bundok Tralala, Det Gonzalez USA, Los Bimimban, Mother's Diary, Wandering Amapba Albero. Akin din pong pinapasalamatan ng taus puso ang Friends Life Matras USA sa kanilang pagtitiwala na ako'y makapunta sa lugar ng Balutondo, Maynila. Maraming maraming salamat to Press Alex Cayetano, to Sigrid Gonzalez and Mamshi, at sa lahat ng bumubuo ng Friends Life Matras USA. Hanggang sa muli po, mga kaibigan, maraming salamat sa inyo.